23 years old. Saan ka po pinanganak? Talisay City, Cebu. Ilan taon ka nung simula maglaro ng billiards? 9 years old. Bakit ka napunta sa larangan ng billiards? Siyempre, yung lolo ko, nagbibilyard din, tsaka yung kapatid ko. Kaya naiinganyo din ako maglaro. Ano ang buhay mo bago mapunta sa billiards? Nagbabasketball bago naglaro ng billiards, tsaka nag-aaral. Nung 2019, nung China Open, nung nag-first runner-up ako. Ano ang susunod na international tournament ang sasalihan mo? Sa ngayon, wala pa pong schedule eh. Dahil wala pa akong US visa, kailangan ko pa mag-apply. Ano yung mga paghahanda na ginagawa mo bago ang laban? Siyempre, nagpa-practice before, 1 month before the tournament. Ano yung mga iniiwasan mo bago ang siyempre, magkasakit, tsaka magpuyat. Ano naman yung naging benefit sa'yo na sa pagiging bigger team? Sa pamilya ko din. Paano, ano yung person yung nakukuha mo bilang isang bigger team? Naging sikat ko ba sa barangay? Nagiging sikat po sa Cebu simula nung 2013 nung nag-champion ako doon. Kaya doon pumutok yung pangalan ko, kaya doon na ako sumikat. Saan mo unang nakita si Efren Bakan? Dito lang din sa Manila nung 2009. Dito lang din sa Manila po. Ano yung reaction mo nung unang? Masaya, syempre. First time ko siya nakita. Siyang idol ng buong mundo, kaya masaya ako nakita ko siya doon. Nakalaban ko po siya sa Bulacan. Parehas po. Talo po sa kanya nung year of 2010. Ano po first tournament po eh? Manikin po. Sino ang nagturo sa iyo ng billiard? Ang nagturo po sa akin yung mga ano lang din po. Nakikisaw-saw lang din ako sa mga kaibigan ko na ipaglaro. Hanggang unti-unti na po ako umangat. Naglalaro na po ako ng pustahan. Kaya... hindi pa po. Yung katabi po ng bahay namin may bilyaran, kaya naglalaro-laro ako kahit papaano. Nung pumapatong pa nga ako sa upuan para mapaglaro. Kasi sa lolo ko po, tsaka sa kapatid ko. Sino po ang panagumo ang magaling mag-billiard? Yung kapatid ko po. Nauna po sa akin gumaling. Hindi po siya sumali, pero magaling siya. Kaso hindi pa siya sumasali na tournament noon. Kaso 9-2 siya sa ngayon. Ngayon bumalik na naman siya sa pagbibilyar. May balang po siyang sumali? Hindi mo siya gano'ng kagaling. Sakto lang din. Ikaw po talaga yung nagpursige na sumabak sa mga birds? Opo. Hanggang kailan ka maglalaro ng billiard? Hanggat kaya ko. Hanggat kaya pa ng katawan ko, tsaka yung mga mata ko. Ayon, nakabili na po ako ng simula nung nag-China Open, nakabili ako ng sasakyan, naka-invest ako, wala man lang ako bahay, naka-invest ako kahit papano. Paano mo hinahandle ang pressure sa isang mabigat na laban? Inaano ko yung pressure ko, nilalabanan ko, tsaka relax, tsaka focus lang din. Ayon. Yung pamilya ko po, tsaka yung anak ko, lagi ko pong iniisip yun pag tuwing naglalaro ako. Ano naman yung natutunan mo bilang isang billiard team? Natutunan ko, pagsubok lang. Natutunan ko po, pag malagay sa talo, gano'n talaga. Kailangan, lakas mo pa loob mo. Kahit matalo ka, balang araw, makukuha mo rin yung panalo. Siyempre, unahin nila yung pag-aaral bago mag-bilyar. Tsaka pagkatapos ng pag-aaral, pwede sila mag-bilyar. Tsaka huwag nilang isipin na mataas na sila